mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Muli po, narito ang inyong kapatid sa pananampalataya upang ganapin ang isang devotion na matatagpuan sa Lucas chapter 10 verse 33 to 34 na ang banggit po. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Ang istorya po ng isang Samaritano na kung saan siya po ang tumulong doon sa lalaking binugbog na halos patay na nang iniwan ng mga gumawa nito sa kanya. Una po may dumaan. Istorya na po niyan sa Lucas chapter 10. Unang dumaan po yung paring Hudyo. At yung pangalawa po ay ang Levita. Ngunit hindi nila pinansin o naglihis po sila ng landas. Ganun din po sa realidad po sa buhay natin sa panahon ngayon sa mundong ibabaw. Marami pong mga tao na iba't iba ang ugali. Kung papansinin po natin, mayroong tatlong ugali po natin nakita rito. Lumihis, hindi tiningnan lang, at hindi pinansin. Ngunit itong isang Samaritano na tumulong sa taong binugbog ay talaga namang nandun yung kanyang awa. Kaya sa buhay po ng isang nilalang o sa isang lingkod ng Diyos, mapapansin po natin na nandun yung kanyang kabutihan na pagtulong sa kapwa. Una po ginawa niya, dahil po siya ay naawa, ang ginawa niya ay nilapitan niya at tinulungan. Ginawa niya, ginamot yung sugat, at higit sa lahat, inuwi pa niya, dinala sa bahay at higit at inalagaan. So ganun po ang isang puso na mayroong Panginoon. Kung titingnan po natin, ito po yung tunay na kapwa ng taong binugbog. So ganun din, ganun po sa buhay natin mga kapatid. Napakarami pong mga circumstances na ating nararanasan. Ngunit kung papansinin po natin, kanino ba tayo lumalapit? Kanino ba tayo humihingi ng tulong? Kung papansinin po natin sa buhay natin sa ngayon, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, lumapit tayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay siyang gagawa ng kaparaanan upang siya'y gagamit ng mga nilalang upang tayo ay matulungan. Kaya nga sa buhay po ng isang taong ito, talaga namang kinalulugdan siya ng Panginoon dahil nakita po niya, hindi siya nagpabaya at hindi niya iniwan yung taong ito kahit di niya kilala. Ginawa niya ang part bilang isang kapwa. Kaya mga kapatid, salamat po sa buhay ng taong ito. Ito'y kumbaga nagpapalakas din sa ating pananampalataya na hindi lang dapat tayo maawa sa ating kapwa, bagkus magkaroon din tayo ng aksyon, no? Tulungan natin sa kung ano ang ating makakaya, dahil higit na nakikita ng Panginoon at higit na naramdaman ng Panginoon ang awa ng isang tao na may kalakip na gawa. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Tunay nga na patuloy siyang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at ibibigay sa atin ng kaunawaan patungkol sa kanyang mga salita. Yan lamang po aking devotion. God bless po sa ating lahat. Shalom.